Ito po ay nakakalungkot na marinig sa ibang mga nagsasabing mga Kristiyano po sila na kapag ka tinatanong mo, ano, kailan ka nakakilala sa Panginoon? Kailan ka naging born again? Naging born again, ha? Yan ang tamang term. Sasabihin ng ilan, ah, nag-born again ako nung ganito. Tapos, bumalik ako dun sa dating rehilyon namin. Pero, nag-born again ulit ako. Isa pong may edad na medyo matanda nang nagsabi niyan sa akin at ako'y nalungkot. Pero hindi ko rin po ininsist yung, due to lack of time at saka mukhang hindi pa ready makinig dahil ang babaw ng kaniyang perception regarding Christianity. Tapos, naalala ko nagbalik tanaw sa akin yung ilang mga nakausap ko rin dati. Nag-born again ako nung ganito. Kasi naasar ako dun sa dating simbahan namin, nag-born again naman ako. Nag-Bible kami, sabi ba naman po niya. Then, yun, nasabi ko, ay, nakorek ko yun. Sa tagal ng panahon, hindi ko alam kung ito ay nakinig sa akin. Sabi ko, yung born again kasi, hindi siya religion. Pag sinabi mong nag, ibig sabihin, ginawa mo yun. Ikaw ang nagdesisyon noon. Halimbawa, ako ay nagpunta sa sine. Ako ay nagpunta sa ganitong lugar. Nag, ibig sabihin, ikaw, it's your action. Pero yung born again kasi, ito ay buhay na pagpasok ng tagapagligtas sa buhay mo. Nung the moment na maniwala ka kay Jesus, sabi ko, pumasok siya sa buhay mo. In-invade niya ang buhay mo once for all time. Kaya hindi ka nag-born again, sabi ko. Na-born again ka. The correct term is na-born again, hindi nag-born again. It's so sad. Many Christians, you try to ask them, they will, some of them, I think, will directly say to you, nag-born again ako nung ganito kasi nainis ako dun sa pastor. Tahasan pong sinasabi po yan. At this is a wake-up call for us. Wake-up call for us na nangangaral ng salita ng Panginoon, ng grace ni Lord. I-correct po natin yung mga maling kaisipan na ganyan. Dahil hindi nila alam ang kanilang sinasabi. It's so sad. Sa ilang taon na nila sa buhay nila, yung mga nagganya, 70 plus na po yung sinasabi ko eh. Nagsabi, nag-born again. Tapos yung isang matanda naman dati na in-evangelize namin, namatay na po ito eh. Pero I think na-correct ko rin po yung mindset niya. Ang tagal kong nangangaral, ang tagal kong nag-share ng good news sa bahay nila, pabalik-balik ako. Minsan naabot na kami ng dilim doon sa Bible study. And then nagkaroon ako ng pagsusulit. Hindi naman ako malupit na guro. Hindi ako malupit na parang, kailangan ganito, kailangan. And, I'm not like that. I'm a grace preacher. So, sabi ko, magkaroon tayo ng evaluation, tinanong ko. So, inuna ko yung may-ari ng bahay. Yung old lady na ngayon sumakabilang buhay na po siya. And I hope na intindihan niya ang gospel before departing this earth. Okay? Naki-Lord na po siya ngayon kung talaga naintindihan niya. Tinanong ko siya, Lola, ako. Matagal na rin po tayo nag-aaral ng Biblia dito, ng Bible, no? Nagbabiblist tayo. Inuulit-ulit ko po ito. Paano po tayo papasok ng langit? Ako. Sumagot po sa akin, pagbagsak agad eh. Gagawa ka ng mabuti, syempre. Magpakabait ka. Ay, agad ko siyang inano. Agad kong, sandali lang po, wala, mag-usap po tayo mamaya, sabi ko. Then, tinanong ko yung rest of the congregation na kasama namin by faith in Jesus Christ. Nakasagot mga mas bata pa. So, praise the Lord for that. So, ano ka ba ito sasabihin na walang ma-offend? Yung mga may edad na, parang sila pa, sa nakikita ko lang po, parang sila yung mahirap na iano. Kasi meron silang mahirap ng bakbakin sa mindsets nila na kapag sasabihin mong ganito, parang magagalit pa sa'yo. Tulad po nung isang matanda dati na pinapaliwanag ko sa kanya, yung 1 John chapter 1 verse 9, yun ay hindi sa believers.
yun ay para sa mga unbelievers. Kaya nga sabi ni John doon, sabi niya, so that our joy will be full kung makakasama namin kayo sa pananampalataya sa anak ng Diyos, kay Lord Jesus Christ. Pinapaliwanag ko, Angel, ako, ito pong verse na ito, it stands for those who do not believe. That's why the Apostle John was inviting them to receive Jesus as Lord and Savior. Hindi, sabi niya, maski makaabot pa tayo sa husgado, patutunayan ko para sa mga believers ang 1 John 1:9. Then umalis na ako. Hindi po makikinig yung matandang yon, senior citizen yon. Magagalit sa akin. Tapos sabi niya, bakit ba kayo dumarating kayo sa eksena? Eh kami, matatanda na kami, matagal na naming aral yan. Tapos, mga bagong aral na ganyan, guguluhin ninyo, ginanon po kami. So, hindi ko na po nakita yung lalaki niya simula noon. Hindi ko alam what happened. Sabi ko nga po kanina, pag may edad na kasi, meron na silang, kumbaga, ito na yung stand namin eh. Huwag kayong darating sa daan, tapos pabaguhin nyo. May ganun na sila. So, ito po ang gusto kong sabihin. Yung truth po ng gospel is true faith alone kay Jesus Christ para maligtas. Pero sa pagtagal po ng panahon, hindi ba sabi po ni Lord Jesus, pag alis ko, papasok yung mga wolves. Okay? In sheep's clothing. Amen? So, makikita po natin dito na talagang may papasok mga pandaraya ang Diablo sa pagtagal ng panahon. Una pong inalis ni Satanas dyan yung pag-focus natin sa grace. Kaya, again, hindi ka nag-born again. Ikaw ay na-born again. Gawa ng Diyos yan. Patunayan ko sa iyo. Paborito natin basahin ang 2 Corinthians 5:17. Ituloy mo yung 18. All this is from God. Ano? Galing ba sa inyo yon? Gawa ba ninyo yon? Yung salvation nyo? Hindi. All this is from God. Lahat ng ito ay galing sa Panginoon. So lahat po ng ganyan, lahat ng kakayanan natin na maniwala, manampalataya, gumawa ng mabuti, at higit sa lahat, yung salvation na pinagkaloob sa ating galing lahat sa Diyos sa pamamagitan ng namatay niyang anak sa krus ng Kalbaryo at muling nabuhay after 3 days, the Lord Jesus Christ Himself. Kaya sabi ko po, yung mga may edad na, parang ang hirap bakbakin sa isip nila yung mga maling katuruan na kanila pong na-adapt since nung mga bago silang mananampalataya. Ito pong mga mananampalataya, ito tipo yung mga believers from the 70s, no? 1970s, 1980s. During that time, hindi pa po ganun ka-open ang preaching ng grace. Meron pong mga ilang pangunahing rehilyon, or should I say, mga pangunahing mga samahan dito ng mga born-again Christians. Nawawala nga ang kaligtasan nila eh. So, yung the moment that you say nawawala ang kaligtasan, it means na hindi ka nagtitiwala wholeheartedly or whole perfectly ng 100% sa ginawa ni Jesus sa cross. You don't believe His finished work on the cross na sapat na para ikaw ay maligtas sa iyong mga kasalanan. You're doubting it. You're doubting it, my friend. You're not believing the gospel, the real gospel. It's all about Jesus alone. Believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved. You and your household. May reward yun, pati household, maliligtas eh. Believing only. Tapos, itatag na tayo. Easy believism. Sasabihin, of course, it's easy believism sapagkat napaka-imposible pong maligtas natin ang ating mga sarili. Amen? Amen. We cannot save ourselves. That's why the Son of God became a human being to save us from our sins. That simple only. And yet, kinukomplikado ng mga magaling ng mga theologians ng mundo. So sad. So sad. Pero alam po ninyo, kung alam po ninyo ang gospel, hindi kayo malilito. Again, na-born again tayo. Hindi tayo nag-born again. Kaya kung hindi ka pa subscriber sa channel na ito, I invite you to do so. Click the notification bell, share this video, share the wonderful love of the Savior, the Lord Jesus Christ Himself. Thank you. And as always and forever, Jesus truly loves us all.